Napakaganda ng titulo, mga kababayan, ng batas na ipinasa, Kabalikat sa Hanap Buhay Act. Iyong isang grupo dyan, mga kababayan, sa Kongreso, hindi kabalikat, kundi kasapakat sa pag-plot ng kudita. Sabi, mga kababayan, dito sa balita, mahihirap na naghahanap ng trabaho, tulungan. Kanino niya yan, Mr. Maravillas, na statement? Sa susunod na pangulo ng ng Pilipinas, si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, mga kababayan, biglang sumikat po, naging talk of the town siya at naging bukang bibig tuloy ng mga mamamayang Pilipino dahil sa pagtawag sa kanyang tambaloslos. At tawag na tambaloslos ay nag-backfire doon sa mismong nagbansag sa kanya. Siya na ngayon ang tinatawag na tambaloslos. Nagbumirang, backfire po. Pero hindi nagpapatinag si Martin Romualdez. Talagang focus na focus siya para tulungan yung mga mamamayang Pilipino in line, mga kababayan, sa agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat sama-sama tayong babangon muli. Habang yung iba nagpa-plot na nagpa-plot, mga kababayan, na tanggalin si Martin Romualdez para yung proteksyon ng ating Pangulong Bongbong ay mawala. You see? Bakit na niya, Mr. Maravillas, sa tingin mo ang ultimate target si Bongbong Marcos? Of course naman po. Hindi pa ba malinaw yon na naging action ni the little girl? At dapat mag-ingat po yung doubly ingat yung ating Pangulong Bongbong Marcos at yung Speaker of the House. Siguradong alangan mang mamahi ngayon. Siguradong mga kababayan, may mga niluluto yon na mga panibagong hakbangin. Maniwala kayong nanahimik na yon? Si little girl pa? Ha? Ano tingin ninyo, mga kababayan? Hindi yun mananahimik. Pero dito tayo sa balita, mga kababayan. Sabi rito, dapat umanong tulungan ng gobyerno ang mga mahihirap na naghahanap ng trabaho, ayon kay Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Yan ang totoong leader po. Kahit may mga umaaha sa kanya na gusto siyang sakmalin, tuklawin, mga kababayan, sa patalikod, hindi siya distracted sa kanyang trabaho. Gusto niya yung kung ano yung mandato sa kanya ng mga mamamayang Pilipino ng kanyang distrito. In this time, dahil siya yung tiniwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh siyempre, kung ano yung agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa ikauunlad ng ating bansa, yun din ang mga ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi yung busy sa pagpa-plot ng pagpa-plot ng kudita. Di ba? O ngayon, sabi rito, at isa sa mga hakbang na ginawa ng Kamara ay ang pagpasa ng panukalang batas upang mabigyan ng 20% discount kung hindi man libre ang mga mahihirap na aplikante ng trabaho sa pagkuha ng mga clearances at iba pang dokumento na kailangan sa pagpasok sa trabaho. Ito yung mga matatawag nating
landmark legislation. Mga pro-poor talaga po. Di ba? Kasi yung nangyayari ngayon, ito yung dati natin na lagi dinidiscuss po sa mainstream noon. And yung mga newly graduates po, ngayon magsisipagtapos na naman po yung ating mga anak. Hindi pa nga po nakakakuha ng trabaho. Naghahanap pala ng trabaho. Naghahanap pa lang ng trabaho po. Rot-rot na. Yun ang nangyayari kasi doon pa lang sa mga requirements sa pag-apply ng trabaho, tambak-tambak na po yung gastos. Kasi lahat may bayad po. So ito yung ina-address mga kababayan nitong panukala na sinasabi po ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat niya mabigyan man lang ng 20% discount o kung hindi libre siya. Ang malibre ang mga mahihirap na aplikante sa trabaho sa pagkuha ng mga clearances at iba pang dokumento na kinakailangan sa pagpasok sa trabaho. Walang tumutol sa pagpasa ng House Bill number 8008 o ang Kabalikat sa Hanap Buhay Act. Napakaganda ng titulo, mga kababayan, ng batas na ipinasa. Kabalikat sa Hanap Buhay Act. Iyong isang grupo dyan, mga kababayan, sa Kongreso, hindi kabalikat, kundi kasapakat sa pag-plot ng kudita. Busy, mga kababayan, sa pag-plot ng plano sa pagkudita. So ito pong kabalikat sa Hanap Buhay Act ay nakatanggap ng 217 boto ng pagbutuhan sa ikatlo at huling pagbabasa. Congratulations, next President of the Republic of the Philippines, Mr. Maravilla Sanya. Matagal pa. Matagal nga po, pero yung mga politiko po, ngayon na yung paghanda nila. Pero sa tingin ko po, kung hindi presidente, malamang vice president or kahit senador po, pwedeng yun ang takbuhan ng Speaker of the House. Pero kung siya yung i-anoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di tatakbo yan, mga kababayan, bilang presidente. And possibly mga kababayan, si Aimee Marcos, Vice President. Or kung hindi, malamang si Aimee Marcos for President kasi medyo matanda na. At siyempre, senador na siya, mga kababayan. Then si Martin Romualdez bilang medyo bata pa po, tumakbong Vice President ni Aimee Marcos. Depende po. Di, ibig sabihin na niya, Mr. Maravillas, si Inday, itsapuera na. Depende po yan sa attitude ng mga DDS na dilawan. Pag ganitong-ganito yung kanilang ginagawa, lalo na itong mga members ng The Platters, malamang sa malamang, walang basbas po, kundi sumpa. Ang abuti nila po sa Administrasyong Bongbong Marcos. Napakaaga pa, nagpa-plot na, imbis yung magtrabaho po, tulad ng ginagawa ni Martin Romualdez. Di ba? Di ba nakaka-turn off yon? Sabi dito, the first big hurdle for indigent job seekers is the payment of fees for their employment requirements. If the government cannot aid them in hurdling the first obstacle to gainful employment, then I see failure in public service. Sabi po, mga kababayan, ng posibleng presidential candidate in 2028 na si Speaker Martin Romualdez. Yung mga analyst po, mga political analyst, yun na yung kwan nila. Yun ang tingin nila. Malamang maglalaban po in 2028 Inday Sara and Martin Romualdez.
Nag-gets na ninyo? Sasabi rito, it is within the government's power to reduce or waive this fees to give our indigent citizens a head start in landing a job, given that these documentary employment requirements are issued by government agencies themselves. Tama po si Martin Romualdez. Ang ating susunod na magiging pangulo yata. It is my belief that doing this will greatly help many of our citizens. Paliwanag po mga kababayan ni Speaker. Siguradong matutuwa nito yung napakaraming mga kabataan natin. Yung mga magsisipag tapos mga kababayan, yung mga gagraduate ngayon, at kahit na yung mga dati ng mga nagsipagtapos na at wala pang trabaho, ay laking kaginhawahan mga kababayan ang kanilang tatamasain dahil dito sa ipinasang batas ng Congress. Sa ilalim ng House Bill 8008, bibigyan ng 20% discount ang mga kwalipikadong naghahanap ng trabaho sa pagkuha ng mga sumusunod: barangay clearance, NBI clearance, police clearance, medical certificate mula sa ospital ng gobyerno, medical certificate para sa pagtatrabaho sa ibang bansa mula sa DOH, accredited medical facility for overseas workers and seafarers. Tuwang-tuwa nito yung mga OFWs natin. Ayos ba, mga OFWs? Magaling si Martin Romualdez. Ang pangalan po ni... Kaya magaling siya eh. Idol niya si Apo Lacay. Ferdinand Martin Romualdez. Ferdinand pa rin. Pag 2024, mga kababayan, 2034, qualified na si Sandro. What? Ngayon, hindi mapakali yung mga dilawang DDS ba? Hindi mapakali, mga kababayan. So sabi rito, kasama yung marriage certificate mula sa PSA, birth certificate mula sa PSA, national certificate, at certificate of competency, COC, mula sa TESDA. Certificate of Civil Service Eligibility mula sa Civil Service Commission at iba pang documentary requirement na aaprubahan at tutukuyin ng Interagency Coordinating and Monitoring Committee. Wala namang bayad ang mga mahihirap na aplikante sa pagkuha ng mga sumusunod: tax identification number mula sa BIR, transcript of records, transfer credentials, authenticated copy ng diploma, at certificate of good moral character mula sa mga state universities and colleges, at saka local universities and colleges kung saan nagtapos ang isang aplikante. O di ba napakaganda? Maaring makakuha ang mga nabanggit na benepisyo kada 6 na buwan ayon sa panukalang batas, mga kababayan, na ipinasa ng Congress sa pamamuno, mga kababayan, ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayan man lang po. Eh, mga good news yung gusto nating i-share sa inyo po para gumaan ang inyong mga pakiramdam. Di ba? Na yung trabaho po, yung ating gobyerno po, administrasyon ni Bongbong Marcos, ay talagang seryoso na pag-aanin ang kalagayan ng ating mga mamamayang Pilipino. At nandyan sa likod lagi ang ganyang House Speaker, si Martin Romualdez. At busy sila sa pagtrabaho, hindi sa pagplat ng kudeta. What?
Tambalos-los! Anyway, baka lang gusto niyo ito. Gusto niyo po itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito yung ginagamit ko. Kaya po, 56 years old na po ako. O di ba mukhang 60? 56 years old na po ako. Magpi-57. Sabi nung gwardiya doon sa ano. Sadar. Ilang yung edad ninyo, sir? Sabi ko, 56. Hindi anyalata. What? Sabi ko, malapit na akong mag-senior citizen. 56 years old na ako. Kung sa armed forces, retired na. Ayaw maniwala. Kasi ito po kasi yan. Iyon ang sikreto po, mga kababayan. O, di ba? ngayon, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink po. Anti-cancer po siya. Hindi man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties po. Okay? Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.